Isang dating assassin na pinangalan ng The Bride ay nasa kanyang wedding rehearsal. Biglang dumating ang kanyang dating amo na si Bill nang hindi inanyayahan at napaka-cool niyang kumilos. Ngunit kalaunan ay tinawag niya ang kanyang nakamamatay na Viper Assassination Squad upang patayin ang lahat ng naroroon sa kasal. Bago binarilang bride, sinabi niya kay Bill na siya ay buntis at si Bill mismo ang ama. Makalipas ang ilang oras, nalaman ng pulisya na buhay ang bride ngunit ito ay na-comatose. Pagkalipas ng 4 na taon, nagising ang bride mula sa kanyang pagka-comatose at tinitigan ng husto ang kanyang paralisadong mga binti hanggang sa himalang gumalaw ito. Ngayon na nakakalakad na siya, gusto niyang maghiganti sa nangyari sa kanya at sa paniniwala niyang namatay ang kanyang anak. Kalaunan ay nalaman niya na ang nakamamatay na Viper Squad ay nabuwag. Si Vernita na isa sa mga miyembro ay nabubuhay na ngayon ng normal sa isang lungsod. Habang pinagmamasdan niya si Vernita, ang kanyang trahedya sa nakaraan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Sinundan ito ng isang mahusay na eksena sa pakikipaglaban. Ang hand-to-hand fight na labanan ay napalitan ng isang labanan gamit ang kutsilyo. Ang labanan ay naantala nang umuwi ang nakababatang anak na babae ni Vernita na si Nikki mula sa paaralan. Nagpa siya ang mga responsableng matatanda na ipagpaliban muna ang laban upang iligtas ang bata mula sa pagsaksi sa anumang pagdanak ng dugo. Ngunit si Vernita ay gumawa ng isang palihim na pag-atake, kaya naman ay walang magawa ang bride kundi ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng bata. Ang susunod sa listahan ay si Oren Ishii, na ngayon ay pinuno ng Tokyo Yakuza. Siya ay may sariling nakakalungkot na kwento matapos masaksihan ang kanyang mga magulang na pinatay ng Yakuza. Naghiganti si Oren laban sa dating pinuno ng Yakuza, at pinalitan ito pagkatapos ng pagsasanay bilang isang elite assassin. Naglakbay ang bride sa Okinawa, Japan at tinanong ang maalamat na si Hattori Hanzo. Siya ay nanumpa na hindi na muling gagawa ng espada para sa bride. Sa una ay tumanggi si Hattori, ngunit nang nalaman niya na ang target ay ang kanyang dating estudyante na si Bill, nagsimula siyang magtrabaho at gumawa ng pinakamahusay na espada. Matapos makuha ang espada, nag-cosplay ang bride bilang Bruce Lee at sinubaybayan si Oren sa isang restaurant sa Tokyo. Para makuha ang atensyon ni Oren, pinutol niya ang braso ng kanyang assistant na si Sophie Fetal. Tinalo niya ang pangkat ng mga elite na mandirigma ni Oren na kilala bilang The Crazy 88 sa isang napakagandang eksena sa pakikipaglaban sa kasaysayan ng pelikula. Pagkatapos ay pinatay niya ang pangunahing bodyguard ni Oren na si Gogo Yubari na isang high school student. Sa wakas, nagharap si Oren at ang bride sa magandang Japanese garden ng restaurant. Pagkatapos ng matinding labanan, ang bride ay nagkaroon ng kalamangan at pinatay si Oren sa pamamagitan ng paghiwa sa tuktok ng kanyang ulo. Nang maglaon, ipinahayag ni Bill na ang anak na babae ng bride ay buhay pa. Magagawa kaya ng bride na makapaghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa mga natitirang miyembro ng nakamamatay na Viper Squad? Alamin natin sa pagpapatuloy ng pelikula. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nasugatan, binaril sa ulo ng isang lalaking nagngangalang Bill. Sa sumunod na eksena, nagmamaneho siya ng kotse at sinabing siya ay nakoma sa loob ng 4 na taon at ngayon ay gusto niyang maghiganti. Papunta na siya ngayon sa kinaroroonan ni Bill, ang kanyang ultimate target. Upang makarating doon, sinabi niyang kailangan niyang pumatay ng marami pang tao. Lumipat ang eksena sa Pines Wedding Chapel sa El Paso, Texas kung saan inaayos ng bride ang kanyang wedding gown. Si Reverend Harmony at ang kanyang asawa na si Ginny Epper ay nagpa siya na dahil ang mga kamag-anak ng bride ay hindi dadalo sa kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan ng groom ay maaaring umupo sa magkabilang bahagi ng pasilyo. Ang bride na inis sa asawa ni Reverend ay umalis sa kapilya upang magpahangin. Sa kanyang paglabas, siya ay nakarinig ng tunog ng plauta. Si Bill ay nakaupo sa isang bench at tumutugtog ng kanyang plauta na gawa sa kawayan. Tinanong ni Bill kung ano ang kanyang ikinabubuhay at interesado rin siya sa kanyang kasintahan na si Tommy. Sinabi ng bride na nagtatrabaho siya sa second-hand record store ni Tommy na ina ang kanyang sambahin. Gustong makilala ni Bill si Tommy at hiniling sa kanya ng bride na maging mabait ito. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para maging sweet. Pumasok sila sa bulwagan at ipinakilala ng bride si Bill sa kanyang kasintahan na sinasabing siya ang kanyang ama.
Ngunit tinanggihan ni Tommy ang panukala ng kanyang kasintahan na samahan siya nito sa seremonya bilang kanyang ama. Gayunpaman, malugod na sasamahan ni Bill ang kongregasyon para sa seremonya. Tinawag ni Reverend Harmony ang magkasintahan sa harap niya at hinalikan ng bride si Bill. Nang maglaon, dumating sa labas ng kapilya ang apat na armadong asasin na pawang nakasuot ng itim. Pumasok sila at nagsimulang nagpaputok ng baril. Pinatay nila ang lahat ng naroroon, maliban kay Bill at sa bride. Noong nakaraan, binisita ni Bill ang kanyang nakababatang kapatid na si Bud sa kanyang trailer sa gitna ng kawalan upang bigyan ito ng babala tungkol sa bride. Napatay ng bride ang isang notorious criminal gang, at kung hindi pumayag si Bud na protektahan siya ni Bill, mapapatay din siya ng bride. Si Bud na umiinom habang nag-uusap sila ay pabirong sinabi na ang bride ay nararapat lamang sa kanyang paghihiganti. Ginagalit niya si Bill sa pamamagitan ng pag-amin na isinangla niya ang samurai sword na regalo nito sa kanya. Ibig sabihin, wala na siyang armas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagkaroon sila ng mga hindi pagkakasundo noon, ngunit ngayon ay kailangan na nilang mag-move on. Gayunpaman, tumanggi si Bud sa tulong ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa sumunod na kabanata, dumating si Bud sa strip club kung saan siya nagtatrabaho bilang bouncer. 20 minuto siyang nahuli, at nalaman niyang walang katao-tao sa loob ng club. Nakipag-usap siya saglit sa bartender na si Jay, bago ipinatawag sa opisina ng kanyang masungit na boss na si Larry Gomez. Nagrereklamo si Larry sa opisina dahil sa kanyang muling pagkahuli, at tumugon si Bud na nagsasabing walang tao sa bar, at hindi na kailangan na siya ay naroon. Sinuspende siya ni Larry ng ilang araw, at galit na inutusan siyang huwag bumalik sa trabaho hanggat hindi siya tinatawagan. Bilang karagdagan, iniinsulto niya si Bud, sinasabing huwag nang magsuot ng katangahang buhok. Umalis si Bud sa opisina, at hiniling sa kanya ng isang mananayaw na nagngangalang Rocket na linisin ang banyo dahil nagkaroon ng sira. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang trailer, ngunit nang nakatayo siya sa harap nito, huminto siya at tumitig sa kalawakan. Pumasok siya sa trailer ngunit nanatiling nakatutok ang tingin sa bintana. Ang bride na kanina pa nagtatago sa ilalim ng trailer ay nakakapit sa dingding para hindi mahalata. Pagbukas niya ng pinto, binaril siya ni Bud sa dibdib gamit ang isang rifle na puno ng asin. Habang siya ay nakahiga at sugatan, tinurukan siya ng pampakalma. Pagkatapos ay kumuha siya ng beer at tinawagan si L. Driver para humingi ng $1,000,000 para sa espadang Hattori Hanzo. Nag-aalok si El na dalhin ang pera sa umaga, at sinabihan siyang pahirapan ng husto ang bride hanggang sa mamatay ito. Makalipas ang ilang oras, siya at ang isang kasabwat ay naghukay ng malalim na butas, kung saan nilalayo nilang ilibing ng buhay ang sugatang bride. Matapos hukayin ng butas, pinapili nila ang bride. Kung tatanggapin niya, bibigyan siya ng flashlight. Kung hindi, susunugin ni Bud ang kanyang mga mata gamit ang spray at ililibing siya ng buhay. Pinili ng bride ang flashlight, at pagkatapos ay ipinasok siya sa kabaong. Inihayag ni Bud na ginagawa lamang niya ito para sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay nilagyan ng takip ang kabaong at ipinako. Sila ay umalis pagkatapos ibaba ang kabaong at tabunan ng lupa. Sa isang flashback, si Bill at ang bride na in love sa kanya ay nakaupo sa paligid ng apoy sa isang lugar sa China. Tinatawag siya ni Bill na baby, at tumutugtog ng kanyang bamboo flute. Ikinwento niya ang tungkol sa 1,000 taong gulang na kung fu master na nagngangalang Pai Mei at ang kanyang 5-point palm technique na kayang pasabugin ang puso. Ang pamamaraang ito ay binubuo ng 5 suntok gamit ang mga daliri sa ilang mga punto sa katawan. Kasunod nito, ang puso ng biktima ay sasabog pagkatapos ng 5 hakbang. Sa sandaling kakabalik lang ni Bill mula sa tirahan ni Pai Mei sa ibang bahagi ng kanayunan ng China ay ipinaalam sa bride na kukunin siya ni Pai Mei bilang kanyang estudyante, dahil si Bill ay isang matanda at malungkutin. Ang mukha ni Bill ay sugatan, ngunit tumanggi siyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Binalaan niya ang bride na huwag magpakita kay Pai Mei ng anumang kawalang galang o pagsuway, dahil kinamumuhian niya ang mga puti, hinahamak ang mga Amerikano, at hinahamak ang mga kababaihan. Umakyat ang bride sa mga hagdan, para lamang mapahiya ni Pai Mei pagdating nito. Tinutuya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at nasyonalidad. Hinahamon siya nito na magbigay ng isang pag-atake hanggang sa naganap ang tunggalian, at nabigo ang bride. Sa isang punto,
sinubukan niyang gumamit ng bato, ngunit nagawang sanggain ni Pai Mei. Nagbanta siya na babaliin ang kanyang kamay sa isang suntok, at ipinahayag na ang kanyang kamay ay pagmamay-ari na nito ngayon, at dapat niyang palakasin ito. Sa mga sumunod na linggo, ang bride ay nagsasanay at natutong mabuti. Nagsasanay ng martial arts forms, nagdadala ng mga balde ng tubig sa mahaba at matarik na hagdan, at natutong kumain gamit ang chopsticks. Ang pinakamatinding hamon sa kanya ay ang maghatid ng suntok gamit ang kanyang kamao ng malapitan, upang butasin ang isang solidong tabla na gawa sa kahoy. Bumalik sa kasalukuyan, kung saan siya ay nasa kabaong pa rin, ang bride ay nagsisikap na tanggalin ang kanyang mga bota at ang sinturon na nakatali sa kanyang mga paa. Hinugot niya ang isang labaha mula sa kanyang bota, at pagkatapos ay pinutol ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Una niyang tinasa ang takip ng kabaong upang mahanap ang mahinang bahagi, at pagkatapos ay paulit-ulit na sinuntok ng malapitan. Bago masira ang tabla ay natatakpan ng kanyang dugo. Siya ay lumitaw na tila lumalangoy sa lupa, hanggang sa tila may brasong lumabas mula sa libingan. Sa wakas ay nakalabas na ang bride at nakalanghap ng sariwang hangin. Siya ay pumasok sa isang kainan, natatakpan ng putik at alikabok. Umupo siya at mahinahong humingi ng maiinom na tubig. Sa sumunod na kabanata, pumunta si Elle sa trailer ni Bud para bilhin ang ipinangakong samurai sword. Pumasok siya sa trailer at inabot kay Bud ang isang pulang malita na puno ng pera. Ngayon, nakikita natin sa malayo ang bride na walang kapagurang naglalakad patungo sa trailer. Habang sinusuri ni Elle ang talim, hinahalo ni Bud ang margaritas sa isang maruming blender, at inihain ito gamit ang maruruming baso. Pagkatapos ay mayabang na ikinwento ni Bud kung paano niya pinatay ang bride, nakaaway din ni Elle. Binuksan ni Bud ang malita, at siya ay tuwang-tuwa tungkol sa pera, ngunit natuklo sa mukha ng nakamamatay na Black Mamba Snake na nagtatago sa mga pera. Bago mamatay si Bud, sinabi sa kanya ni Elle na ikinalulungkot nito na si Bud ang nakapatay sa bride dahil mas may nararapat para sa kanya. Tinawagan niya si Bill at ipinaalam na pinatay ng bride ang kanyang kapatid at siya naman ang pumatay sa bride. Naghahanda siyang umalis, ngunit ang bride ay namagitan at agad siyang sinalakay. Tinamaan siya sa dibdib gamit ang dalawang paa. Ang kanilang mahaba at galit na pakikibaka ay nakakapinsala sa trailer. Sa sandali ng labanan, ginamit ni Elle ang espada ng bride. Hanggang sa natuklasan ng bride ang isa pang katana sa isang golf bag na may inscription mula kay Bill at ito ay nagsasabing para kay Bud. Tila nagsinungaling si Bud tungkol sa pagsanla nito. Nagtataka ang bride kung ano ang sinabi ni Elle kay Pai Mei para sirain ang kanyang kanang mata. Sinabi ni Elle na tinawag niya itong isang miserableng matandang tanga. Ipinahayag din niya sa bride na nilason niya ang pagkain ni Pai Mei bilang isang paraan ng paghihiganti. Natutuwa siyang mapatay ang bride gamit ang sarili nitong espada. Gayunpaman, nang sila ay lumapit sa isa't isa, sinundot ng bride ang natitirang mata ni Elle. Sa halip na patayin ito, lumabas ang bride sa trailer. Ang Black Mamba ay sumisitsit, habang si Elle ay sumisigaw at nagpupumiglas. Sa huling kabanata, sa Mexico, binisita ng bride ang isa sa mga dating tagapayo ni Bill. Ang magalang na retiradong bugaw na si Esteban Vahayo. Hiniling niya sa matanda na ibunyag ang kinaroroonan ni Bill. Sa puntong iyon, mabilis niyang napagtanto na siya nga ang babaeng binaril ni Bill sa ulo, ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay pa siya. Inihayag sa kanya ni Esteban kung nasaan si Bill, at sinabing naghihintay ito sa kanya. Napangiti ang bride matapos malaman ang lokasyon ni Bill nang napakadali, naisip niyang si Esteban ay natatakot lamang na mamatay. Sa sumunod na eksena, nagmaneho ang bride papunta sa tirahan ni Bill. Maingat siyang pumasok sa kanyang hasyenda, may hawak na baril, ngunit napaiyak nang nakitang kalaro ni Bill ang kanilang maliit na anak na babae na si Bibi. Wala siyang ideya na natutong maglaro ng toy gun ang bata. Nabigla ang bride ngunit sumama sa kanila para sa hapunan. Sinabi ni Bill kay Bibi na binaril niya ang kanyang ina dahil nagalit siya nang iwan siya nito at nakipagtipan sa ibang lalaki. Ang bride ay gumugugol ng oras para sa kanyang anak na sa lalong madaling panahon ay nakatulog. Ilang sandali pa, lumabas siya mula sa kwarto para kausapin si Bill. Nang sinubukan niyang kunin ang talim sa itaas ng TV, nagpaputok si Bill bilang babala. Pagkatapos ay pinuntirya siya ng isang dart gamit ang Truth Serum, at hinihintay itong magkabisa.
Naguguluhan siya, dahil naniniwala siyang isa itong ipinanganak na killer na hindi na mababago. Tinanong niya ito kung nasiyahan ba ito sa pagpatay sa ibang mga tao sa kanyang listahan ng paghihiganti, at umamin naman ang bride. Tinanong pa siya kung bakit nalaman niya ang katotohanan na siya ay buntis, at nagkwento ang bride. Sa isang flashback, nalaman ng bride na siya ay buntis habang siya ay nasa isang silid ng hotel, nang siya ay ipinadala sa Japan para sa isang assassination mission. Si Karen Kim na isa pang assassin na nakakita sa pagdating ng bride ay binutas ang pinto gamit ang isang rifle. Itinutok ng bride ang kanyang baril kay Karen. Ipinahayag niyang siya ay buntis, at hinihikayat itong suriin ang pregnancy test. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na umalis, at nangako na gagawin ito. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Bill ang bride kung bakit siya iniwan, at sumagot ang bride na gusto niyang panatilihing ligtas ang kanilang anak. Hindi niya gusto na lumaki ito na isang mamamatay tao tulad nila. Sumang-ayon silang makipaglaban gamit ang mga espada sa dalampasigan, ngunit biglang inatake ni Bill ang bride habang sila ay nakaupo. Agad na bumawi ang bride gamit ang five-pointed palm technique na nagpapasabog sa puso, at pagkatapos ay muli silang nag-usap sa huling pagkakataon. Ipinaliwanag ng bride na hindi niya binanggit kay Bill na itinuro ni Pai Mei sa kanya ang technique na iyon, dahil siya ay isang hindi kasiyasiyang tao. Sa huling eksena, napaiyak sa kasiyahan ang bride habang nakahiga sa sahig ng banyo dahil nalagpasan niya ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, habang masayang nanunood ng cartoon movie ang kanyang anak sa loob ng kanilang kwarto. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!